Good day everyone, I am Nelson T. Acosta, the 10th reporter of this group. And my topic is about Lesson 15, Assessment Strategies in Teaching Drawing, Assessment in Teaching Drawing. So ayon sa litrato na nakita natin, ito ay nagsasabi na bilang isang guro ay kailangan natin malaman kung saan tayo magaling at kung saan tayo bihasa sa paraan ng pagtuturo. Sa pamamagitan nito, mas magkakaroon tayo ng lakas ng loob sa ating teaching approach at mas magiging epektibo at mas maintindihan ito ng ating mga estudyante. So let us go first with our introduction to our topic. Introduction, assessment is the collecting, recording, and analyzing of data about students' progress and achievements. So, ang assessment ay isa sa pinakamahalagang salik sa edukasyon. Ito ay para malaman natin ang kanilang kakayahan at kahinaan sa ating mga lessons. So sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa kanila ng iba't ibang assessment, malalaman natin kung nagiging epektibo din ba tayong guro sa ating mga estudyante. So sabi nga nila, kung mababa ang score ng bata sa exam, nasa guro din ang problema. Kaya kung ano ang resulta ng assessment ng bata, ayun din ang bunga ng ating pagtuturo. So kaya bilang isang future guro, kailangan natin malaman ang kahalagahan ng assessment. So sabi pa rito sa slide, evaluation is the ongoing process of making judgments or decision based in the interpretation of data. So pagkakaroon evaluation ay isang proseso para malaman natin ang kakayahan ng isang bata, para malaman natin kung naiintindihan ba nila ang ating pagtuturo. So sa pamamagitan ng evaluation, pwede natin i-adjust ang ating pagtuturo kung nakikita natin na nahihirapan mag-response ang ating mga estudyante sa ating lesson. So sa pamamagitan ng evaluation, makikita natin na ang kakayahan at kahinaan ng isang bata. Tulad na lamang sa drawing assessment, so maaari natin pakitaan ang isang bata ng drawing at i-evaluate ito sa kanila kung ano ang kanilang pagkakaintindi or kung ano ang kanilang nakitang mensahe ukol sa drawing. So sa pamamagitan nito, malalaman mo rin kung gaano kataas ang IQ ng isang bata, kung gaano kalawak ang kanyang imahinasyon. So sabi pa dito, reporting is the sharing of information with parents, students, and the community. So sa pamamagitan ng pagbibigay ng report ang mga record ng bata, record data ng bata, so maipapaalam mo sa kanilang magulang at mismo sa mga estudyante ang kanilang progress sa pag-aaral. So bilang isang guro, huwag sana nating ugaliin na mangungulang na lang ng grades ng bata na hindi porket kilala natin ay bibigyan natin ng mataas na grades. So palagi lang natin natandaan na kailangan may maipakita tayong mga record upang mapatunayan natin sa mga bata or sa mga magulang na kung karapat dapat ba yung husay nila sa galing sa kanilang pag-aaral. So yung mga record nito is ito yung mga listahan upang masukat natin ng maayos ang pag-assist or ang pagbibigay ng maayos na assessment sa mga bata. Then sabi pa dito sa slide, the primary purpose of assessment is to determine students' achievement of the art expectation. So nabanggit na nga na ang pangunahing paraan ng assessment ay upang malaman ang kanilang kakayahan at kagalingan sa kanilang expectations sa art. So, tulad nga ng nabanggit ko kanina na pwede tayo magpakita ng isang magandang drawing sa mga bata para ma-assess ang lawak ng kanilang imahinasyon. So sa pamamagitan nito, ang bata ay mag-iisip din ng mas magandang paliwanag ayon sa kanilang nakitang artwork. Then sabi pa dito sa slide, diagnosis assessment allows teachers to anticipate the needs and interests of students in the early planning stages. So sa pagbibigay natin ng diagnosis assessment, malalaman natin na ang kanya-kanyang kakayahan at kahinaan ng isang estudyante. So sa pamamagitan nito, maaari natin baguhin ang ating teaching approach upang mas maging epektibong guro tayo sa ating mga estudyante. Sabi pa dito, assessment strategy should be congruent with the expectation. So pag sinabi natin congruent, okay, pag sinabi natin congruent, ito ay tugma at kailangan sa mga binibigay natin na assessment ay laging tugma ang ating objectives na kapag gagawa tayo ng lesson plan. Hindi lang basta-basta gagawa tayo ng lesson plan na hindi pinag-iisipan. Kailangan natin isaisip na dapat palaging tugma ang assessment sa ating lesson plan objective. So sabi pa dito, assessment should be collaborative, involving all participants in the learning process. So nabanggit ko nga na
Hindi lang tayo basta-basta gagawa ng assessment, kailangan din natin na pag-aralan ang ating assessment na naibibigay natin sa mga bata. Kailangan na hindi lang isa o tatlong bata ang makaintindi sa ating assessment na ibinigay sa kailangan na buong klase ay makaintindi ng iyong task na ibinigay sa kanila. Dito mo masusukat kung gaano ka-epektibong guro kung ang buong bata ay nakakasunod sa mga assessment mo na ibinibigay sa kanila. So sabi pa dito, assessment should involve a variety of strategies used frequently throughout the instructional process. So sa pagbibigay natin ng assessment sa mga bata, kailangan din tayo gumamit ng iba't ibang estratehiya o strategies na familiar tayo na kung saan tayo confident para mas maintindihan tayo ng mga estudyante. Kailangan na maging firm o maging matatag ang ating teaching approach sa buong instructional process para mas maintindihan tayo ng bata. So bilang isang guro, hindi pwede na maging stagnant lang ang ating teaching approach. Kailangan na mag-explore tayo at mag-seek ng iba't ibang teaching approach upang tayo ay maging isang epektibo sa ating pagtuturo. So sabi pa dito, assessment criteria should be made easily accessible to remind students of the perimeters of the project. So sa kada assessment na ibibigay natin sa mga estudyante, na dapat na ito ay simple lang at mas naiintindihan ng bata. Hindi pwede na magbibigay tayo ng assessment na hindi nila maiintindihan, dahil kung ang evaluation na ibinigay natin na assessment ay mababa, sa atin pa rin ang mali nito. So dahil hindi nga nila naiintindihan yung assessment na ating binigay. So kaya lagi natin iisipin na kailangan laging clear ang instructions para mas maintindihan ng estudyante ang ating bagay na dapat nilang gawin sa kanilang projects. Okay? Okay, now let's proceed to the next slide. Checklist. How does your assessment measure up? So ito ay mga hakbang upang mas maayos natin ma-assess ang ating mga estudyante. Isa itong guidelines para mas maayos na pagbibigay ng assessment. Mga bagay na dapat natin i-consider bago natin ibigay or gawin ang isang assessment sa mga bata. Then, sabi pa dito, it is student-oriented and teacher-directed. So, palagi natin i-check kung ito ba ay nagkakaroon ng encouragement sa ating estudyante. Then sabi pa dito, does it support instruction and learning objectives? So, kung ito ba ay nakapaloob sa learning objective ng ating lesson planning. Hindi kasi pwede na magpapagawa tayo ng assessment tapos hindi naman naka-align sa ating objectives. Okay? Then sabi pa dito sa next slide, have the criteria for assessment been made clear to all participants? So, tulad ng nabanggit ko kanina, dapat na laging clear ang ating instruction upang maintindihan tayo ng mga bata at maging maayos ang kanilang evaluation result. Dahil kung mababa sila sa kanilang ginawa, nasa atin pa rin ang sisi nito kung bakit naging mababa ang evaluation ng bata. Dahil maaari na hindi nila naintindihan ang instruction na ibinigay natin. Sabi pa dito, it is based on our expectation. So at pag nagbigay tayo ng assessment, kailangan naka-align din sa anong subject natin. I-check natin kung ito ba ay naka-align sa our expectation para hindi malito ang bata at maging clear din ang kanilang learnings. So sabi pa dito, it is ongoing, then does it include a balance for formal and informal strategies? So i-check natin kung maayos ba ang strategies natin na i-apply, kung formal ba ito o informal na strategies ba ito. So lagi natin isaisip na kailangan palaging maayos ang ating teaching approach para maging clear sa mga bata ang assessment natin na ibinibigay or ibibigay natin sa kanila. Sabi pa dito, does it focus on product and process? So kailangan din natin isaalang-alang kung nakapokus din ang assessment natin na ibinigay sa maging product at process nito. Lagi dapat nakalain ang instructions sa mga product and processes para sa magandang outcome ng assessment ng every student. So, sabi pa dito, does it provide opportunities for students to revise or change their work? So, sa pagbibigay ng assessment sa ating mga estudyante, kailangan din natin na sila bigyan ng pahintulot na kung sila ay nagkamali sa kanilang ginawa, pwede sila magkaroon ng chance na baguhin pa ito. Tulad sa paggawa ng arts, kung hindi maayos ang kanilang pagkakaintindi, hayaan sila natin na magkaroon ng karapatan na
magkaroon ng opportunity to change their work. So sa pamamagitan nito na mararamdaman ng estudyante na they are heard, okay? Sabi pa rito sa presentation, it is responsive to different types of knowledge. So kung magbibigay tayo ng assessment, dapat din natin na isaalang-alang na ang bata ay magkakaroon din ng iba't ibang kaalaman sa na makakatulong sa kanila sa pagdiscover sa kanilang panibagong kaalaman. Then sabi pa dito, does it respond to expanded notions of intelligence and creativity? So sa pagbibigay ng art assessment, kailangan natin isipin na kung ito ba ay makakatulong sa mga bata na mapalawak pa ang kanilang ang pagiging creativity at pag-enhance ng kanilang skills sa drawing assessment sa kanilang ginagawa. Sabi pa dito, does it take into account students' pre-assessment information? So, lagi natin isaisip kung ito ba ay makakapagbigay ng kaalaman sa mga estudyante at kung ito ba ay makakatulong sa kanila na magkaroon pa ng bagong information for us to be able to see what our students actually learned from the lessons that we developed. Sabi pa dito, it is equitable for all participants. So i-check natin kung ang assessment ay kaya bang gawin ng ating mga estudyante at kung ang lahat ba ay naiintindihan ito. So sabi pa dito, does it responsive to collaborative and cooperative learning? So kung ito din ba ay magbibigay sa kanila ng cooperative learning. Sabi pa dito, does it measure students' individual growth or rather than comparing them to each other? Kung ang assessment natin na ibibigay ay magbibigay din ba ng individual growth ng bata? Hindi pwedeng magbibigay lang tayo ng assessment na wala namang learnings na makukuha ang ating mga estudyante. Okay? So sabi pa dito, are the assessment tools easily understood and well ordered? So kailangan din natin i-consider kung ang assessment tools ay madaling maintindihan at naka-well organized upang mas madali itong maunawaan ng kada estudyante. So sabi pa dito, reporting considerations, an integral part of the assessment and evaluation process is reporting, which involves interpreting and sharing what students have achieved. So ayon sa aking pagkakaintindi, ang reporting consideration ay isang proseso which involved interpreting and sharing what students have learned. So sabi pa dito, assessment techniques. The following is an overview of the traditional and performance-based techniques. So ating tatalakay ng iba't ibang assessment techniques para makatulong sa growth ng isang estudyante. Ang unang example natin ay ang think, fare, and share. So example is think, fare, share. So isa itong magandang halimbawa ng assessment na kung saan bibigyan mo ng chance mag-isip at mag-share ang bata na magbibigay siya ng kanyang own views para sa kanyang sariling nahanap na halimbawa. So sa pamamagitan nito, mahahasa ang kanyang critical thinking at nang mapapalawak niya ang kanyang kaisipan. Then next is portfolio. It is an excellent way of balancing the assessment of both process and product as students. It can demonstrate their ideas, self-assessment, and revision on products. So, example dito is yung showcase portfolio. So, ang paggawa ng portfolio ay isang assessment na makakatulong sa mga estudyante na i-compile ang kanilang mga nagawang activity. Sa tulong nito, malalaman ng mga estudyante kung ano ang dapat nilang i-improve upang mas maging magaling pa. So, making a portfolio can help students to more creative and improve their skills individuality. Making portfolio may help to student to showcase and presenting their work and they can reflect about their work and this can be help for them to develop their greater depth perception. Sabi pa dito, sketchbooks or visual journals. This is a great way for students to reflect on current projects or collect images for future ones. So, sa pamamagitan ng visual journals or sketchbooks assessment, mapapalawak ng mga bata ang kanilang imahinasyon na makakatulong para magkaroon sila ng panibagong karanasan at may enhance pa ang kanilang kagalingan sa paggawa ng mga artwork activity. Then, sabi dito, students' demonstrations. Students' acquisition and or application of skills and techniques can be assessed as they work on projects. Techniques can be assessed as they work on projects or when asked to demonstrate for others.
So for example nito is oral presentation, speeches, or spoken word poems. So ang pagkakaroon ng students demonstration ay makakatulong sa bata na ma-enhance nila ang kanilang speaking ability, especially ang kanilang takot sa public speaking. So sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng self-confidence kung paano maging magaling na tagapagsalita. Halimbawa na lamang sa aking example, makakatulong ito sa mga bata upang maging mas magaling pahagaya ng pagpapagawa sa atin ngayon na demo teaching and reporting. So, ito ay isang paraan na para mahasa tayo sa darating na panahon kung tayo ay magtuturo na upang mahasa ang ating kakayahan na humarap sa madaming tao habang tayo ay nagsasalita. Makakatulong din ito upang malaman natin ang ating kahinaan at kalakasan sa usaping public speaking at upang mapalinang natin ito. Batid naman natin na mahalaga ang pagkakaroon ng lakas ng loob sa pagsasalita lalo na sa pampublikong lugar, kaya kailangan natin mahasa para tayo ay maging isang epektibong tagapagsalita. Then sabi pa dito, integrated performances, this formal of assessment combines new learning on a topic and assessment into simultaneous experience. So, makakatulong itong assessment na ito upang makita ang learnings ng bata sa ating lesson na diniscuss sa kanila. Makikita natin kung gaano nila tayo naintindihan. Halimbawa nito ay ang tying a show and drawing a picture. So, sa pamamagitan nito, maaari silang mag-reflect sa kanilang ginawa kung ano ba yung natutunan nila sa task na ibinigay natin. Sabi pa dito, tests. A wide variety of tests can be used to assess students' learning in visual arts as they can be used to assess cognitive skills. Example nito is artwork bingo, solve an art mystery, art auction. So, ayon sa aking ibinigay na halimbawa, ito ay ang art auction na makakatulong sa mga bata na mahasa ang kanilang cognitive skills. Tumutulong ito sa pag-assess sa estudyante sa kanilang natutunan sa visual arts. Makakatulong din ito na mas lalo silang maging magaling pa sa kanilang art auction. Dahil sa pamamagitan ng art auction, pwede silang kumita ng malaki na mag-iisip pa sila ang mga bata na mag-strive hard at mas lumawak ang kanilang imahinasyon sa paggawa ng mga kakaibang arts upang mas maging competitive sila at mas marin palalo ang artworks. Okay, now let's proceed to the last slide. Do you give art demonstration in your lesson? So, lagi natin pakatatandaan na mas matututunan ng bata ang ating pagtuturo kung lalagyan natin ito ng kakaibang paraan na maghihikayat sa kanila na makinig sa atin ng walang pag-aaninlangan at enjoyin lang ang pag-aaral nang hindi sila nagiging stress. Iba-iba man tayo ng paraan sa pagtuturo, palagi pa rin natin na isaisip na iisa lang tayo ng goal at ito yung maibahagi natin ang ating kaalaman sa mga estudyante at hubugin or linangin pa ang kanilang kaalaman tungo sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. So, salamat sa pakikinig. Sana ay mayroon kayong aral na nakuha.